magalak na iyong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na nain sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ngayong araw po ay unang araw ng Mayo at ginugunita natin si San Jose, ang manggagawa. At sa araw na ito ay Lunes ng ikaapat na linggo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Itaas po natin sa ating Panginoon ang ating mga kahilingan. Ipanalangin natin ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga pinagkakautangan ng loob. Alalahan din natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing inyong inatas at makamta namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa
ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudeya na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudeyo. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Hope at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isa tilang malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka, kumain." Subalit, sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi at di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." Tatlong ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binalak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyang ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa sesarya. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. At sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Hope at ipasundo mo si Simon na tinatawag kong Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambayanan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, kaya nang pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binibinyagan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpunta, sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailang kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik, sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot.
Sasali ng aking alpay, magpupuri akong lubos, buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kaniyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkos pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kaniyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Welcome po natin ang mga pilgrims natin from Presentation of the Child Jesus Parish, BF Homes, Paranaque City. Palakpakan po natin sila. Gayun din po ay napakapalad po natin sapagkat kasama po natin ngayon ang mga kapatid kong pari, sina Reverend Father Ernesto Sican, Reverend Father Danilo Flores, Reverend Father Remigio Omale, at Monsignor Felipe Ocol from Paranaque City rin po. Palakpakan rin po natin sila. Welcome po mga fathers. At
Pinabati din po natin ang mga minamahal nating tagapakinig sa Radyo Totoo 95.9. Tayo po ngayon ay nasa Lunes ng ika-apat na linggo ng muling pagkabuhay. At sa araw na ito ay ginugunita natin si San Jose ang manggagawa at ipinagdiriwang natin ngayon ang Labor Day, araw ng manggagawa. Katulad po ng pagninilay natin kahapon, Linggo ng Mabuting Pastol, tayo'y muling pinaalalahanan ng mga katangian ng ating Panginoong Hesus, ang Mabuting Pastol. Ano-ano ito? Tinutugunan ng Mabuting Pastol ang pangangailangan ng kanyang mga tupa. Inuunan niya ang kapakanan ng kanyang mga tupa bago ang kanyang sarili. Inaalagaan at pinoprotektahan niya ang mga ito. Handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ang kanyang mga ginagawa ay bunga ng kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. In one way or another, we too are shepherds to those who are entrusted to our care. Sa pamilya natin, sa mga kasama natin sa trabaho, sa kasama natin sa simbahan at sa sambayanan. Masasabi rin kaya natin na tayo ay may malasakit sa iba? O baka naman, laging ang priority natin ay yung ating sarili, kung ano makakagaan para sa atin. Meron ba tayong ugaling mapang-api, mapanlamang, mapang-abuso sa kabaitan at kaliitan ng ibang tao? Tayo rin kaya ang nagiging dahilan o nagtutulak sa iba na gumawa ng masama at magdala sa kanila sa pagkapahamak? Tayo ba ang nagiging dahilan ng iba para panghinaan ng loob at maubos ang pasensya? Mga minamahal ko, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo na si Jesus ang ating mabuting pastol. Nawa ang ating paglilingkod sa ating mga ginagawa araw-araw ay bunga ng ating pagmamahal at pagmamalasakit. Tularan natin ang ating Panginoong Jesus. Let us listen to Him. Let us follow Him. Let us imitate Him. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming mabuting pastol. Turuan mo kaming maging mabuti. Gabayan mo po kami at ingatan na huwag makapag-isip at makagawa ng masama. San Jose, ipanalangin mo kami. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmula ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain ngayong si San Jose ay ginugunita namin. Para mo nang awang pagbigyan ng aming kahilingan na kami naway itaguyod at tulungan ng manghandog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Jose ay aming ginugunita. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Joseng maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose ay naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan nagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Makasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob. Sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanit sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ipamahagi ang kaligtasan.
diriwang sa langit mga anghel na banal at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan. Sa pagtataglay namin ang katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo muna po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating kapiyo, osteria, ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Klego, Clean as You Go, sa lahat ng mga lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating na ika-anim ng Mayo, unang Sabado ng buwan, ay isasagawa natin ang prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Ang mga makikilahok ay inaasahang magdadala ng puting panyo at kandila. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo ng ating hari at manunulat.